Pay ka ba kung magsasama na tayo sa iisang bubong? Hindi ko ginusto magkaanak agad. Alam ng lahat na hindi akin yung dinadala mo. Aanakan mo ko. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Dear Miss Anne, itago niyo na lang ako sa pangalang Ernie. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay kong karanasan. Isang nakakakilabot na pangyayari na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan na nangyari noong 21 years old ako. Binatilyo pa lang ako ay mahilig na akong magkagusto sa mga may edad na babae. Sa katunayan, Miss Anne, 12 anyos ako noon nung niligawan ko yung math teacher ko. Pinagalitan ako ng daddy ko noon. Sinabihan niya ako na mag-concentrate sa pag-aaral ko. Pero kahit anong gawin ko, nabibighani talaga ako sa appeal ng isang may edad na babae, lalo na yung mga single mom. Miss, excuse me, sa'yo yata itong cellphone. Oh, akin nga yan. Saan mo? Nahulog mo pagkatapos mong bayad sa cashier eh. Oh my God, buti ikaw ang nakapulot. Eto miss, kunin mo na. Thank you, kuya. Kuya? Ako nga pala si Ernie. Ikaw miss, anong name mo? Athena. Hi Athena. Kala ko kanina, artista ka eh. Sobrang ganda mo kasi. 10 na ang anak ko. Ha? 10? Joke ba to or ayaw mo lang na ligawan? Hindi ako nagbibiro. 10 na ang anak ko. Anyway, excuse me, uuwi na ako. Baka hinihintay na ako ng mga anak ko sa bahay. Wait, Athena. Pwede ka bang makuha yung number mo? Sigurado ka? Siguradong sigurado. Pwede ba kitang ligawan? Isang hot mama si Athena, Miss Anne. Siya yung tipong habang tumatanda, lalong nagiging attractive at appealing. Hindi lang siya maganda. Napaka-sexy niya pa sa edad niyang 45 years old. Siya yung tipo kong babae. Yung kahit na may mga anak na, mas di hamak na maganda pa sa isang dalaga. Ano Athena, kailan mo ba ako sasagutin? Sa November 11. November 11? Eh di ba next week na yun? Oo, 11-11. At bakit naman nakaschedule pa? Favorite number ko ang 11. Bata pa lang ako, lagi ko nang nakikita ng hindi sinasadyang mga numbers na yan. Sa page ng book, sa digital clock ko, sa mga resibo, sabi nila kapag lumalapit sa'yo ang number 11, lalo ng 11-11, ay may mensahe ang universe para sa'yo. Isang guide na gustong makipag-communicate. Merong anghel na nagbabantay. Naniniwala ka ba sa mga anghel or ni? Oo naman. Aaminin ko sa inyo, Miss Anne, na-attract ako lalo na sa pagiging misteryosa ni Athena. Marami siyang alam sa mga bagay-bagay. Sa mga hindi simpleng bagay.
Matalino siyang babae kaya lalo akong nahulog sa kanya. Ito siguro yung sinasabi nilang iba ang dating ng mga single mom. Marami silang alam sa buhay-buhay. At isa ng halimbawa, si Athena. Isang gabi, nakipagkita siya sa akin. Over dinner, nagulat ako sa inamin niya sa akin. I guess, panahon na para malaman mo ang totoo, Ernie. O bakit? Ano yun, Athena? 10 ang anak ko, pero isa lang ang buhay. Yung siyam, patay na lahat. Ano? Yung siyam kong anak, lahat nalaglag. Bakit sila nalaglag lahat? Ano bang nangyari? Huwag kang malungkot para sa akin. Hindi ako dapat malungkot, Ernie. Dahil may isang buhay, si Michael. Michael? Oo, si Michael ang anghel ng buhay ko. 5 taong gulang na siya ngayon, pero walang ama. Ako ang tatay yung ama ni Michael. Gusto kita mapangasawa, Athena. Payag ka ba kung magsasama na tayo sa iisang bubong? Seryoso ka ba, Ernie? Pag-leave na tayo, gusto mo ba? Mabilis ang mga pangyayari, Miss Anne. Nakita ko na lang ang sarili ko isang araw na sa bahay na ni Athena nakatira. At doon ko rin natuklasan ang mga bagay na hindi ko na sana nalaman pa. Dito ang kwarto natin, Ernie. Ilagay mo na lang yung mga bagahe mo sa kabilang kwarto. Gamitin mo yung lumang cabinet doon. Ano yun? Baka yung pusang ligaw na madalas pumasok sa kusina ko. Hindi galing sa kusina yung kalabog eh. Parang galing sa ilalim nitong sahig. May basement pa tong bahay mo? Oo. Doon ko pinesto ang study room ko. Study room? Ano yung kalabog na narinig ko? Baka yung anak ko naglalaro. Sa basement? Oo, paborito niyang magtago dun sa basement. Pero madalas wala dito si Michael. Nangangapit bahay. 5 taong gulang lang si Michael, hindi ba? Oo. So, hinahayaan mong mangapit bahay? Iba si Michael. Ibang klaseng bata siya. Unang linggo ko pa lang sa bahay ni Athena, alam kong may kakaiba na. Araw-araw, walang pinipiling oras. Nakakarinig ako ng napakalakas na mga kalabog mula sa basement. Parang may nakakulong sa loob ng basement na gustong makawala. May mga gabi na natatagpuan ko si Athena na may kinakausap sa dingding. Hindi ko alam kung nagdarasal siya o sadyang may kausap lang siya sa pader. Athena, anong ginagawa mo dyan? Stress na na madaling araw oh. Bakit ka nakatayo dyan sa pintuan ng basement? May gusto akong ipakita sa'yo. Matulog na muna tayo, alastres na ng madaling araw oh. Hindi, Ernie. Sila ang mga anak ko. Sila? Sino sila? Binuksan ni Athena ang pintuan ng basement at niyaya niya ako na sumama sa kanya pababa sa madilim at maagyo na parte ng bahay niya. Nang nasa ibaba na kami, laking gulat ko nang buksan niya ang mga ilaw. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Binibilang mo dyan. Athena, ano yung mga nasa loob ng garapon? Kinuha ni Athena ang isang garapon at ipinakita sa akin sa liwanag ang laman nito.
Napamura ako nang makita ko ang fetus na laman ng garapon. Tiningnan ko rin ang ibang mga garapon. Puro baby fetus ang laman ng bawat isa. Sila ang mga anak ko, Ernie. Mga fetus ang laman ng garapon? Oo, fetus lahat ng anak ko. Ang gaganda at ang gagwapo nilang mga bata, di ba? Lalo na kapag nakita mo si Michael, ang pang-sampu kong anak. Michael? Michael, anak? Halika. Magpakita ka kay daddy mo. Isang 3 feet na manikang puppet na yari sa kahoy ang inilabas ni Athena mula sa isang baol. Yung naririnig kong kalabog mula sa basement, tunog pala yon ang takip ng baol. Hello, Daddy. Ako po si Michael. Matagal na kitang gustong makasama. Athena, anong ginagawa mo? Bakit nagboboses bata ka? Ventriloquist ka ba? Natakot ako kay Athena. Pinagagalaw niya ang bibig ng puppet habang nagsasalita siya na parang bata. Ikaw ang pang-11, Daddy. Kailan mo aanakan si Mommy, Daddy? Gusto ko na magkaroon ng bagong kapatid eh. Bibigyan mo na ba ng baby si Mommy ko? Athena, tigil mo nga yung ginagawa mo. Nababaliw ka na ba? Shh! Yan din ang sinabi ng mga tatay ng mga anak ko. Huwag mo silang gayahin. Anong ginawa mo sa kanila? Ikinulong ko sila dito sa basement nung natuklasan nilang ina-abort ko ang sarili kong anak at inilalagay sa garapon. Baliw ka nga. Nakakatakot ka maging asawa. Diyan ka na! Saan ka pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan ng basta-basta. Ikaw ang panglabing isang ama na magbibigay sa akin ng panglabing isa kong anak. Ikaw ang magbibigay sa akin ng true love. Ikaw ang panglabing isa na lalaki sa buhay ko. Yan ang mensahe ng orakulo. Orakulo? Ulul! Paliwbitawan mo nga ako! Hindi ka makakatakas. Aanakan mo ko! Hinambalos ako ni Athena sa ulo gamit ang anak niyang si Michael na yari sa matigas na kahoy. Nawalan ako ng malay tao, Miss Anne. Nagising na lang ako na nakahubad at nakatali ang mga kamay at paa. Para akong lasing, umiikot ang paningin ko at antok na antok. Basta ang natatandaan ko lang ay nakatayo si Athena sa paanan ko. Hubot-hubad. Nagising ako na wala na ang mga tali ko sa paa at kamay. Bukas na rin ang pintuan ng basement. Agad akong nagbihis at tumakas, Miss Anne. Hindi ko alam kung anong ginawa sa akin ni Athena. Sa takot ko, binlock ko ang numero niya. Sinabi ko ang lahat sa kaibigan ko, pero pinagtawanan niya lang ako. Nagpayo pa siya sa akin na huwag nang maghanap ng single mom. Dito ko na po tatapusin ang kakaibang engkwentro ko sa isang single mom na inakala kong magiging asawa ko na panghabang buhay. Maraming salamat, Miss Anne, sa pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam. Dear Miss Anne, magandang araw sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takipsilim. Hindi ko po alam kung tama ba na dito ko ipadala ang kwento ko, pero pakitago na lamang po ang aking pagkakakilanlan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zara. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang depression ko. Pero ang naaalala ko, teenager pa lang ako, may mga episode na ako ng anxiety attacks at breakdown.
Sino na naman yung kachat mo, Anthony? Si Angela. Sinong Angela? Wala. Bagong kilala ko lang sa tropa ko. Kahapon maris yung pangalan ng kachat mo. Akala mo ba hindi ko napapansin yung ginagawa mo? Alam ko. Wala naman akong tinatago sa'yo, di ba? Kung sino-sinong babae kinakausap mo sa chat, kung kailan buntis ako. Oh, bakit? Ako ba man yan? Hindi naman, di ba? Alam ng lahat na hindi akin yung dinadala mo. Dahil pinagkakalat mo kung sino-sinong ibang lalaki nakabuntis sa akin, kahit hindi naman totoo. Alam kong ginagawa mo yun para ako mismo ang lumayo. Nagtitiis lang ako. Hindi ako papayag na lalabas ang batang to na walang kinikilalang ama. Hindi kita susukuan. Ganon nga po ang nangyari, Miss Anne. Hindi ako sumuko. Nagtiis ako. Pero lahat ay may hangganan. Nagkaroon ng bagong girlfriend si Anthony at yun na rin ang napangasawa niya. Lumala ang depression ko ngayong may anak na ako. Iniisip ko na baka ito na yung tinatawag nilang postpartum depression. Hindi naman ako nagpa-check up pa kaya inusyum ko na yun na nga siguro ang dinaranas ko ngayon. Ano ba? Hindi ka ba titigil sa kakaiyak? Ha? Kanina pa ako nahihirapan sa'yo! Zara! Bakit mo sinisigawan ng anak mo? Kakapikon may! Pinadede ko naman kanina. Iyak pa rin ang iyak. Kapag nabwisit ako sa batang to, itatapon ko to sa bintana. Tumigil ka! Ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Itatapon mo ang sarili mong anak? Masahol ka pa sa hayop, anak, kapag ginawa mo yon. Nahihirapan na ako eh. Hindi ko na kaya, Ma. Hindi ko naman ginusto to eh. Hindi ko ginusto magkaanak agad. Pero salamat sa Mama Annie ko, Miss Anne, kahit na lumaki akong walang ama. Si Mama ko ang tumayong ama at ina ko. Hindi niya ako pinabayaan kahit na nabuntis ako ng maaga. Pinakita niya sa akin na kaya kong maging mabuting ina. Nilabanan ko ang depression ko para sa Mama ko. Nico, anak, Mommy is here na, oh. Anong ginawa niyo ng Lola while I'm at the office? Mabuti naman maaga kang nakauwi ngayon, Zara. Kumusta si Nico, Ma? Ganun pa rin ang anak mo. Hindi pa rin nagre-respond sa akin. Ano kayang problema? Madalas siyang tulala. Minsan naman sobra kung gumawa. Patingin natin sa doktor si Nico next week. Yan din ang iniisip kong gawin, Ma. Sige, ipapa-check up natin ang anak ko. May autism ang anak ko, Miss Anne. Na-diagnose siya sa ospital na may autism spectrum disorder. 1 year old pa lang si Nico. Napansin ko na may kakaiba sa kanya. Iba siya sa mga babies na nakita ko. Nung lumaki si Nico, madalas sa kanya ko na ibubuhos ang galit ko. Dumating ako sa punto na, oo, aaminin ko na minsan nasabihan ko ang anak ko na, sana hindi na lang kita naging anak. Sana ipina-abort na lang kita. Hindi na sana tayo lahat aabot sa ganito. Hindi ka na mahihirapan, anak. Sana pinatay na lang kita ng mas maaga. Nahihiya ako at nasasaktan every time na nakikita ko ang anak ko na umiiyak, sabay yakap sa akin. He's turning 7 this year. And hindi pa rin siya marunong magsalita kaya hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ako. May mga gabi sa buhay ko na pakiramdam ko sobrang dilim ng buong bahay namin. Parang gusto ko na lang ipikit ang mga mata ko sa tuwing
nilalamo ng dilim ang paningin ko. May mga araw na hindi ako papasok sa opisina dahil wala nang ibang ginawa sa akin ang office mates kong lalaki. Kundi ang ibuli ako at bastusin. Uy, Sara! Pabuti naman, pumasok ka na ulit. Oo nga, Sara, namiss kita eh. Kaso ang aga-aga nakasimangot ka. Pare, wala kasi nagdidilig kaya lagi nakasimangot. Smile ka naman, Sara. Cold mo naman sa akin. Paano ko magiging single mom na hot niyan kung napaka-cold mo? Nako, sa sobrang cold, nagyayelo na ang kuweba ng bata ni Sara. Totoo ba, Sara? Pakapangan ng kuweba. Titignan ko lang umiyelo. Ano ba? Parang Jake, tara na. Muusok na si Sara eh. Tara, kapag nangati ka, nandito lang ako ha. Ako kakamot sa'yo. Lahat ng sama ng loob ko na ibubuhos ko sa anak kong si Nico. Kapag uuwi ako ng bahay at nadadatnan siyang marumi, nanlilimahid sa tae at ihi. Ayaw tumigil sa kakaatungal. Wala nang ibang pumapasok sa isip ko, kundi ang patayin siya. Oo, Miss Anne. Ilang beses nang pumasok sa utak ko na patayin ang sarili kong anak. Isang bagay na akala ko normal lang nung una, pero lalong lumala nang magsimula akong makarinig ng mga boses. Mga nakakatakot na boses na may nakakakilabot na mensahe. Patayin mo ang anak mo. Itapon mo sa bangin. Dalhin mo sa kawayanan. Iwan mo siya doon. Hindi mo kailangan ng anak. Patayin mo si Nico. Patayin mo ang anak mo. Para sumaya ka na, Zara. Hindi. Patayin mo si Nico. Bakit ko gagawin yun? Para lumaya ka na, Zara. Patayin mo ang anak mo ngayon din. Hindi! Zara! Binabangungot ka! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako binabangungot. Pero nakakarinig ako ng mga boses. Ano? Hindi ko na kaya. Ayoko na! Natatakot na ako, Ma! Bakit? Bakit ka umiiyak? Kung ano-ano lang naririnig ko. Natatakot na ako sa nangyayari sa akin. Nababaliw na yata ako. Tumahan ka na dyan. Ayusin mo ang sarili mo. Sandali, pupuntahan ko lang si Nico. Ako na, Ma. Matulog ka na lang. Ako nang bahala sa anak ko. Sigurado ka? Oo, Ma. Ako nang bahala sa kanya. Nang gabi rin yun, ay dinala ko ang anak kong si Nico sa kawayanan. Ito yung liblib na gubat sa lugar namin kung saan maraming tinatapon na mga sinalvage na tao. Sinama ko ang anak kong si Nico sa madilim at madawag na kawayanan, Miss Anne. Dinala ko siya roon para iligaw sa gubat at tuluyang iwan. Anak, patawarin mo ako sa gagawin kong to, ha? Kasi hindi na kaya ng mami na alagaan ka. Kapag nakikita kita, pakiramdam ko, ang laki-laki ng problema ko. Hindi na ako makahinga. Ang dami kong kinatatakutan, anak. Takot akong makita kang lumaki na inaapi ng ibang tao. Tulad ng ginagawa nila sa akin. Takot ako na kapag maaga akong nawala, wala nang magbabantay sa'yo. Takot ako sa responsibilidad. Naiintindihan mo ba ako, Nico?
iiwan na muna kita dito, anak, ha? Kapag may nakahanap sa'yo, sumama ka. Mahal kita, Nico. Tandaan mo. Mahal kita. Sana mapatawad mo ko. Malala na yata siguro yung iniwan ko siya sa kawayanan. Nakita ko yung lungkot sa mga mata ng anak ko. Hindi niya ako hinabol nung lumayo ako, pero hindi pa ako nakakalayo. Bakit mo iiwan ang anak mong nagmamahal sa'yo? Huh? Hindi nagsasalita si Nico, pero mahal na mahal ka niya, Zara. Ano? Bakit ka nagpapalamon sa dilim, Zara? Huwag kang tumakbo papalayo mula sa mga taong nagmamahal sa'yo. Sino ka? Kailangan ka ng anak mo. At kailangan mo rin siya. Diyos ko! Ano bang nangyayari sa akin? Pakinggan mo ko, Zara. Balikan mo ang anak mo. Iuwi mo siya ulit sa bahay ninyo. At huwag na huwag mo na siyang ilalayo pa sa piling mo. May hiwagang dala ang maliit na boses na narinig ko, Miss Anne. Muli kong nilingon ang anak kong si Nico sa pinag-iwanan ko sa kanya. Nakangiti siya sa akin sa kauna-unahang pagkakataon, Miss Anne. Tumakbo ako at niyakap ko siya. Hindi ko pala kaya na mawala sa akin ang anak ko. Mahal na mahal ko ang anak ko, Miss Anne. Nico, anak, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Patawad kung naisip kong iwanan ka dito sa kawayanan. Sorry, anak. Halika na. Halika na. Uuwi na tayo. Feeling ko nung mga oras na yon, ako na yata ang pinakamasamang ina sa mundo, Miss Anne. Hindi ko talaga maintindihan kasi ang sarili ko. Dumating na sa punto na nawawalan na ako ng faith at nagba-backslide na ako. Pero mabuti na lang, sa kabila ng naririnig kong mga boses sa utak ko, may maliit na boses na parating pinapaalala sa akin na dapat huwag sumuko. Magtiwala lang kay God, dahil siya lang ang makakatulong sa akin. Yung maliit na boses na yon ang nagpapatino sa akin every time na mararamdaman kong wala akong kwentang ina. Miss Anne, hanggang ngayon nararanasan ko pa rin ang depression. I hope someday matapos na to. Ano po ba ang dapat kong gawin sa tuwing makakaranas ako ng halo-halong confusion, anxiety, at depression? Zara, ang pagkakaroon ng baby ay isang life-changing experience. Ang pagiging magulang ay maaaring exciting, pero maaari rin itong maging tiring at overwhelming para sa iba. Normal na magkaroon ka ng feelings of worry or doubt, lalo na kung bagong nanay ka pa lang. Pero kung ang iyong nararamdaman ay may halong kalungkutan or loneliness, may severe mood swings at frequent crying spells, baka nga may postpartum depression ka. Ang postpartum depression or PPD ay isang uri ng depression na nangyayari sa isang babae pagkatapos manganak. May mga ina na nakaka-experience ng hormonal, physical, emotional, financial, and social changes pagkatapos na manganak. These changes can cause symptoms of postpartum depression. If you have postpartum depression, tandaan mo, Zara, that you are not alone. It's not your fault.
And that help is out there. May treatment ang depression, Zara. Patingin ka sa ospital at humingi ka ng medical help from the experts. Sabayan mo na rin ito ng dasal. Lahat ng mga kababaihan na may pinagdadaanan katulad ni Zara, sumangguni sa mga eksperto sa mental health issues. Lagi nating tandaan, mental health problems don't define who you are. They are something you experience. You walk in the rain and you feel the rain. But it's important to keep in mind, you are not the rain. Magandang gabi sa inyong lahat.